Magkakaiba talaga ang mga biherong Pinoy. Masisiyahin, mapaparaan, malilikhain. At dahil alam nating pribilehiyo ang pagta-travel, talagang sinusulit natin ang bawat biyahe. In other words, wise tayo. Minsan, wise to the point na nakakatawa na. Kaya naman, sa videong ito, tayo ay naglista ng 10 nakatatawang ginagawa ng mga biyaherong Pinoy. Number 1, lahat binibilhan ng pasalubong. Magrereklamo tayong wala tayong pera. Nagiging kuripot na tayo para lang makiipon. Pero kapag oras na ng pasalubong shopping, hindi natin mapigilang gumastos. Kahit na ilang beses nating ipangako magtitipid na tayo. Talagang napapabili tayo ng pasalubong para sa mga mahal natin sa buhay. Tapos, mas enjoy pa tayo kapag natatawaran natin yung mga bagay. Number 2, palaging naghahanap ng kanin. Rice is life! Hinahalo natin ng kanin sa lahat. Kahit sa patatas, fries at noodles. Carbs and carbs, so what? Hindi talaga tayo nabubusog hanggat walang kanin. Kaya tuwing lumilibot tayo sa mga bansa sa kanluran, ang unang agenda natin palagi ay yung paghahanap ng restaurant na naghahain ng kanin. Jollibee please! Number 3, sobrang agang dumadating sa airport. Dahil sa mabigat na dali ng trapiko sa Pilipinas, napipilitan tayo mga biyaherong Pinoy na umalis ng sobrang aga tuwing pupunta tayong airport. Kaysa naman may iwan tayo ng eroplano, diba? Yung nakakatawa rito, kapag usapang Filipino time, lagi tayong late. Pero kapag airport ang destinasyon, okay naman tayo sa aga. Number 4, overpacking just in case items. Ang mga biyaherong Pinoy ay parang si Dora. Lahat na lang ng pwedeng kailanganin, nasa backpack o bagahe. Aba, may mga extra pa. Number 5, pagsusuot ng winter gear sa airport. Mahilig nga tayong mag-impake ng mabigat. Pero takot na takot din tayo sa excess baggage. Kaya naman, para maiwasan sumobra sa timbang ang mga bagahe natin, sinusuot na natin mga makakapal nating jackets at matataas nating botas sa airport. Akala mo nag-stow sa Pilipinas. Number 6, inuwi lahat ng hotel freebies. Kung makakuha ng hotel freebies, akala mo walang mga shampoo at sabon sa bahay ng mga biyahero Pinoy. Kahit na hindi naman hiyang mga buhok natin sa shampoo ng hotel, inuwi pa rin natin, souvenir daw. Tapos, hindi rin naman natin sila binubuksan. Tamang pang display lang sa banyo. Number 7, nagpo-photo ops sa lahat ng lugar. Tawanan naman tayo ng ibang turista, wala silang magagawa kung mahilig tayong kumuha ng selfie. Nakakakilig kayang i-share sa mga mahal natin sa buhay yung mga lugar na nadadayo natin. May pagka-sentimental din kasi ang mga biyaherong Pinoy. Gusto-gusto nating naisasama ang mga mahal natin sa buhay sa kung nasaan man tayo. Number 8, tinatawanan ang mga signages. May pagkamababaw din ang kaligayahan natin ano. Kung ano-ano na lang ang mga pinagtatawanan natin. Kapag may nakita tayong signage ng Banyaga, tuwan-tuwa tayo. Lalo na kung may katunog na Filipino word, magpapa-picture pa tayo sa mga signages na to. Number 9, laging kinakalkula ang presyo ng bagay sa peso. Alam na mga travelers na hindi dapat nagko-convert ng foreign money sa local currency. Pero kahit alam nating mga biherong Pinoy to, hindi pa rin natin susundin ang payong ito. Hindi ko alam kung kuribot lang ba tayo o hindi lang talaga tayo sanay sa ibang kwarta. Isa lang ang sigurado ko, mas komportable tayong gumastos pag alam natin kung magkano ang binibili natin sa peso. At number 10, nagte-take out sa buffet. Wala nang mas magpapaligaya pa sa biherong Pinoy kaysa sa libreng pagkain. Dahil wise tayo, sinisigurado nating sulit ang bawat barya natin. Kaya naman, kung may complimentary breakfast buffet ang isang hotel, nagte-take out talaga tayo ng pangmerienda. Binabalot natin yung mga cookies at sandwich. Tina-tupperware natin yung mga prutas sa tinapay. Nakare-relate ko ba sa mga ito, biyahero? Alin sa mga katangiang ito ang meron ka? At ano ang mga nakatatawang habits mo tuwing ikaw ay nagtatravel? Huwag kang mahiyang i-comment at i-share ang experiences mo.
Hanggang dito na lang mga kabehero. Hanggang sa muli. Paalam!